Kakausap po natin si Madam Ella Sobelino. Siya yung nagreklamo sa atin dahil yung kanila raw barangay nilusob na ng mga langaw. At dapat daw, sabi nung ilang mga nagreklamo, yung barangay nila ang tawag na ay Barangay Palipara ng Langaw. Kasi Barangay Palipara nga naman talaga yung pangalan ng kanilang barangay. Pasintabi po sa mga kumakain, ha. Madam Ella, magandang umaga po. Magandang umaga din po, sir. Talaga nakakadiri po yung mga langaw na kumakalat dyan sa inyong mga kabayan. Sa pagtulog, pagkain, pati sa pagbanyo, kasaming langaw. Bakit, ma'am? Ano bang problema? Bakit ang daming langaw dyan? Sir, kasi po meron pong poultry na nag-ooperate dito sa aming barangay. May malalaki pong tatlong poultry na nag-ooperate. Ang pangalan po ng poultry ay Pomona Farm, Helix Farm at Escriba. Ito po ay aming ipinipisyo na kasi nga po, apektado na po kami sa langaw at saka sa mabahong amoy. Opo. October 19 po 2019, nagsimula yung petition. Tapos po January 17, 2020, binaba na po ng LGU yung closure order kasi wala po palang kaukulang permit ang mga nasabing farm. Okay. Tapos po, inignore po nila yung binaba ng LGU noon kasi sabi, ilegal daw po ang pagkakasara. So, inayos po yun ang aming mayor. Dumulog po kami sa LGU ng aming problema. Nagbaba po ng final closure order ang aming mayor noong December 22, 2020. Pero until now po, nag-ooperate pa rin po ang nasabing farm. Kasi yung pong pagbaba nila, hindi po nila tinatanggap yung closure order. So, ibig sabihin, dinidefy nila yung closure order at wala silang bilib kay mayor ninyo. Siguro po, hindi ko po, yun po ang pagkaka-ano namin. Kasi bumalik po uli kami kay mayor kasi sabi nga po namin, namumroblema kami kasi ang tagal-tagal na po nung reklamo namin, hindi pa rin po kasi sumusunod yung nasabing establishment. Ano po sabi ni mayor nung masabi niyo sa kanya yun na hindi sumusunod sa kabila ng closure order na binigay? Binigyan po niya ng instruction ang aming kapitan plus yun po yung police na higpitan po yung poultry para hindi na po makakapaglabas ng in and out nila. Pero okay. Sa ngayon po, sir, wala po kasing nangyayaring ganon. Okay. Hindi na sinunod yung utos ni mayor. So, ibig sabihin, walang naniniwala dyan kay mayor. Kaya nga po dumulog na kami sa inyong programa, sir, kasi nga po nahihirapan na rin po kami. Katunayan po, sir, dinimanda po kami nila. Nakadimanda po kaming mga petitioner plus si kapitan, sekretary at kagawad. Okay. Tapos, ano sabi ni mayor? Kayo na nga po yung napipirwisyo, kayo pa ngayon dimandado. Opo, nakadimanda po. Pati po si mayor, dinimanda din po nila. Uy! Oh! Nako po. Iba na ngayon. Sir, kasi marami po kasi silang dinadrop na name ng matataas sa tao. Sinasabi din po ng mga empleyado doon na hindi namin kayang ipasara ang nasabing poultry. Sino na po yung mga pinagmamalaki nito, di umano? Hindi ko po kasi. Pwede ko po mag-drop ng name? Pwede po, di umano. Sabihin mo po, sabihin niyo po, di umano. Di umano po, ang sabi, pag po nagpapadala ng letter, nakaka-copy furnace po ang BILGC Resto, USEC Malaya, DNR Tamayo. Okay. So, yun, DNR, saka... BILG. Katunayan, sir, kami po ay nagkaroon ng pag-uusap. Ang nag-facilitate po ay ang BILG. Kasi doon para pong, yung pong may, isa sa mga may-ari ng poultry, humingi ng tulong sa BILG. Kaya po ang BILG ang nag-facilitate para magkaharap kami ng investor, pati petitioner at barangay. Okay, sandal po. Dapat hindi nakikialam ang DILG rito kasi ang pagbibigay ng permit, it comes from the mayor. LGU yun. BPLO is a munisipyo yun. LGU is the only entity or unit na makapagbigay ng permit sa mga establisemento sa isang lugar na kanilang kinasasakupan. Walang kinalaman yung DILG. Major Davy Hebron, Chief of Police ng Kalawan Laguna. Major, good morning po. Yes, sir. Major, tulungan niyo po kami, ha. Kailangan ko po ng tulong ninyo para i-analyze po kung bakit dyan po sa inyong lugar, ito pong tatlong poultry farm na nabanggit po na aming complainant despite the fact na meron ng
a closure order galing kay Mayor at meron instructions galing sa inyo na ipatupad po yung closure order, eh hindi niyo po napapatupad at wala nangyari. Ano bang meron? Paki-analyze nga po, sir. Ganito po, sir. Kasi ako po ay newly installed lang po dito. Ano pa lang po ako dito. 5 days old lang po ako dito. Kaya ako po ay nangangapa pa doon sa area. Ngayon, sir, nasabi ko na sa inyo, sir. So, hindi na kayo mangangapa dahil alam niyo na po. Apo, sige po. Kukuha ko po dito yung mga naiwan po ng hepe dito. Ako po ay mag-i-inquire kung ano pong gagawin doon sa closure na yun. Saka po, siyempre po, mag-ano din po ako sa aming legal para in case naman, hindi rin naman po mananabit din po yung ating kapulisan. Teka muna, sir. Kukonsulta kayo sa legal. Apo. Meron na pong closure order galing sa mayor. And may instructions po sa inyo galing kay mayor na ipatupad, tulungan sila kasi wala naman po silang police power. Kayo po mga police, ipatupad yung closure order na inisyo po ng LGU, which is legit. So, kukonsulta ka pa muna sa inyong lawyer? Kasi po, ang alam ko po dyan, kasi po yan, kami po ay police assistant. Ang dapat po na mag-uwan po ng closure, kasi sa environment at area po ng Kalawan, dapat po yung kanilang menro. Sige. Ma'am Ella. Yes po, sir. Pinapangako ko po sa inyo, nagsasalita na po ako ng tapos. Meron po at meron mangyaring resulta. Okay, ma'am? Trust me. Okay po, sir. Maraming salamat po. Maasa po talaga kami na matutulungan niyo kami kasi sobrang apektado na po kami. Apo. It's just a matter of tutumbukin ko kung sinong nasa likod nitong problema ninyong lahat, dahilan para hindi ito mapahinto-hinto. So somebody or some people are behind these three poultry para sila ay magkaroon ng lakas ng loob sa halip na tumiklop, nagmamatapang-pang, i-defy yung order ng mga otoridad at magdidemanda pa. So, meron talaga akong malaking tao rito o mga malaking tao na involved dito. Don't worry, ma'am. Mamaya sa wanted sa radyo, magkaalamanan na, okay? Sige, okay, ma'am. Okay, salamat po. Kausapin naman natin ngayon si Mayor George Beris, Kalawan Laguna. Mayor Beris, sir. Yes, magandang hapon po. In fairness naman daw po sa inyo, Mayor, kumikilos naman daw po kayo tungkol dun sa problema ng Langaw Invasion, ika nga, dyan po sa Barangay Paliparan. Uh-huh. Nakita nga namin, Mayor, yung cease and desist order na naipaskil na po doon sa site, sa lugar, sa tatlong poultry. Pero Mayor, hindi kayo pininiwalaan itong mga may-ari at meron daw banta pang ididimanda kayo o nadimanda na kayo? Dinimanda na ako. Paano kayo na-demanda, Mayor? Samantalang kayo po yung nasa tama, ginagawa nyo lang po ang trabaho nyo. Eh, alam mo naman mga abogado, maski na tama ay iba ang sasabihin. Pero yung demanda nila for cessorari mandamus at saka restraining order, dininied na lang court. Okay. So kung dininied na lang court, edi implement na po natin, gumamit na po tayo ng kapulisan natin para yes, sa pilitan na baklasin na yan. At ikaw naman po ang mag-counter-demanda ngayon sa kanila. Nag-usap na kami ng provincial attorney. So, kung talagang ayaw sumunod, is papailan na namin ang kaso ng violation ng environmental code, violation ng building code. May maraming violation eh. So, wala ho ba kayo po, the meantime, magawa, Mayor, para mapakita mo sa kanila at makita nila na ikaw ay masigasig sa paggawa ng trabaho mo at ginagawa mo lang yung trabaho mo, therefore back up ka ng mga bumoto sa'yo. Kasi Mayor, yung mga netizens, yung mga tao dyan, humahanga po sa inyo. Kaya lang, ito pong mga maaari ng poultry, mukhang walang bilib sa inyo. Hindi rin nga namin malaman ano ba ang pinagmamalaki. Minsan, na-drop pa nga ang name. Andes, Secretary Malaya, na-drop na rin ang name ng provincial DILG. Aha! So, dininamed na po yung DILG? Oo, dininamed na po yung DILG. In spite of that, ang ano sa mga barangay is pag may nag-deliver o may activity, sabihan nyo bawal kasi walang business permit. Pero paano yung Mayor? Kung walang business permit sa barangay at walang BPLO permit, wala ho ba kayong magawa, Mayor? Hindi nyo ba magamit yung inyong police power para paghuhuliin nila mga ito? Hindi naman natin basta pwedeng mahuli. Pero Mayor, di ba pwede kayo mag-apply sa korte ng, I don't know kung anong tawag dyan, para ma-implement ito pong illegal na mga aktibidad nila. Illegal dahil wala silang permit and they're operating in that area without your permit.
ang usapan namin ng provincial attorney, magpapaila kami ng separate na case, ano, for violation of illegal, mga illegal activity. And let the court decide. Hindi naman natin pwedeng pwersahin na isara yun na baka tayo madali arbitrary detention mga tao sa loob. Hindi pa, ang ibig sabihin halimbawa, Mayor, di lulusubin nyo, meron ba silang business permit para doon sa mga structure nila? Wala. Yung building permit, wala. Di kung wala silang building permit, then Mayor, pwede yung pagbabaklasin yung mga struktura doon. Yes, but we have to get a court order. Kailangan pa natin kumuha ng court order. Kasi pag pumasok tayo, pag pumasok tayo doon, baka matrespassing naman tayo. So, paano to? That's the biggest dilemma that you have. Ngayon lang kami nakarinig ng ganito na yung mayor binabangga nitong isang negosyante dyan na illegal naman kung tutuusin. Ayon nga po mismo sa inyo dahil walang permit. Hindi lang mayor, parte tao ng kapitbahay binabangga. Nako po. Kung kayo nga po, mayor, kayo po yung otoridad dyan, hindi nila kinakatakutan. So much more po yung mga residente. Kawawa naman, pobre yung mga residente. Okay. Within the week, we'll file a case. Inaayos lang ng abogado. Yusek Martin Dino ng DILG. Magandang hapon po, Yusek. Magandang hapon. Idol sa kaki mayor. Good afternoon po. Yusek, pakitawag pansin nga kay Yusek Malaya. Kung totoo ba na itong si Yusek Malaya ay kakilala, kaibigan, padrino, kung ano pa man yan, nitong mga mayari ng poultry farm sa Barangay Palifaran, Calawan, Laguna, itong Halex Farm, Escriba Farm, and Pomona Farm dahil naninamed up daw po, ayon kay Mayor, naninamed up daw po ang pangalan ni Yusek Malaya. And true enough, ito yung nagkakaroon daw po ng mga pag-uusap para ma-resolve itong problema. Yung DILG daw po na mamagitan, anong kinalaman ni DILG sa mga walang permit na negosyo? Di po ba? Papaalam po agad yan kay Yusek Malaya at babanggitin ko itong problema dyan. Pero ang pagkakaalam natin naman dyan, ako naman, ang trabaho namin ay siyempre tulungan namin ang LGU. Kaya nga DILG ito the Department of Interior and Local Government, ang tinutulungan namin dito, siyempre, unang-una, ang governor, mayor, tapos punong barangay. Para ma-implement nila yung kanilang mga trabaho ng tama, no? Kaya nandito tayo para tumulong and to supervise. Okay. Kaya nga, katulad nito, sorry Yusek, okay, ginagawa ni mayor yung kanyang trabaho, nag-issue siya ng cease and desist order, kita naman po sa picture, naglagay siya ng mga tarpaulin doon, in fact, inutusan pa niya yung police at yung barangay chairman na i-implement yung kanyang order, pero ayaw pong maniwala nitong mayari ng mga farm, dinimanda pa siya at wala pong business permit, wala pong building permit, walang lahat, and yet helpless po si mayor dahil ididimanda siya nitong tatlong farm. Ano pong advice niyo po bilang Yusek dyan sa DLG? Sa amin ho, pagka ho may violation, andyan naman po ang ating kapulisan to enforce the law. Sorry Yusek ha, yung pulis nga po takot eh. Hindi pwede pagkat po hindi palitan, no? Sabi ko nga andyan po ang ating kapulisan to assist our city mayor, the punong barangay, and the governor to implement kung ano yung mga local rules natin. Okay, Yusek, since you are the undersecretary for LGU affairs, then kausapin niyo po si mayor, tulungan niyo po si mayor. Mayor George. Po. Okay, sa kabilang linya po si Yusek Martin Dino, usap po kayo. Actually, ang problemang ito ay matagal na. It's more than a year na. Binigyan namin ng notice noong January, notice of closure for non-compliance ng mga building permit, barangay clearance, barangay permit. Wala rin mayor's permit, walang business permit. Inihablapan niya ang mga taong barangay at barangay official. Mayor, unang-una, malaking violation na yan. Saka, ang balita ko dyan, merong environmental, dahil yung nga, yung mga nilalangaw na. Dapat yan, meron din yan sa DNR. Dapat naka-comply din siya dun sa mga requirements na itinatadhana ng batas para makapagtayo ko ng poultry o kaya ng babuyan. Yusek, ano po yung maitutulong ninyo dyan sa DILG? Kasi nga po, ginawa na ni Mayor yung kanyang trabaho and yet, ito po, natatakot siya na baka siya ay didimanda, etc., etc. At nagagamit po yung pangalan ni Yusek Malaya na nininame drop di umano. Ano po yung advice niyo po, Yusek? Siguro, ilapit ko kay aming OIC ngayon, OIC Torres, para
Kasi kami din naman ang may hawak ng mga pulis eh. Kasi kaya enforcement ng batas na yan eh. Diba? Pagka meron kami na violate, kaya nga pwedeng ipahuli natin sa pulis or ipapadlock na yan. Pagka nag-resist sila, edi arestuhin. Ito pa, Attorney Garrett. Yes, Sir Rafi. Kanina ka pa nakamonitor. Anong suggestion mo kung batas na pag-usapan dito sa pagmamatigas nitong tatlong poultry farm? Okay, sir. Ang suggestion ko dito is mag-file tayo ng civil case. Ang tawag po natin is abatement of nuisance. Doon po sa abatement of nuisance, ang gagawin po ay papruweba natin na hindi nakakatulong sa community yung chicken farm na yan. Kapag ka nangyari po yun, nag-agree sa atin yung korte, maglalabas po, galing na po sa korte mismo na kailangan isarado na tong chicken farm na to. Now, kapag matigas talaga, siga sila at itutuloy pa rin ang operations, pwede po natin silang ipakulong dahil sa direct contempt. Direct contempt. Medyo malambot pa yan. Yes. Sorry, hindi ako bugado. Pero yung bang walang business permit, walang barangay permit, at yes, nuisan sila at sila ay talagang perwisyo, bakit mm-hmm. hindi nalang puwersahan, ready ng mga police at bakbakin yung mga struktura doon dahil illegal naman yung pagpapatayo ng mga struktura nyo, etc. etc. Kumbaga, nang insulto na nga itong mga poultry farm na ito, bakit magiging malambot pa tayo? Yung sa iyo, tama yun, yun ang batas. Pero wala bang pwedeng ibang way na para magkaroon ng ngipin ng batas? Yes, sir. Actually, ang sinabi kong way, no, tama po kayo, that is the safest way. That is yung tinatawag natin, purely legal way. However, kung tatapangan po ng ating mga police, I would suggest na ipuwersa na nilang baklasin yan. Dahil again, it's a danger to the public at tama naman sila at nasa batas naman sila pag tinigil nila ng sapilitan yung operations. So at this point, sir, ang non-legal advice ko, huwag matakot ang ating kapulisan. Pigilan nila yan. Kung kailangan nilang hilain yung mga tao palabas sa poultry farm, hilain nila yung mga tao dyan, sir. Okay, salamat, Tony Garrett. Mr. Salak. Magandang hapon, sir. Magandang hapon po. Okay, meron ba kayo matulong dito, sir? Sir, kanina nang tumawag po yung inyong mga staff, immediately nagpadala po ako ng mga tao doon para po malaman yung kondisyon. Dahil nga, naipasara na po yung poultry farm na yan. Ngayon, nagkaroon po kami ng problema. Dito na po yung mga taong pinapunta ko. Hindi rin sila pinapasok nitong may-ari ng poultry farm. At kinakailangan yung mga tao ko dapat ay makasunod daw dun sa biosafety protocol na hinihingi nila. Babalikan po namin sila. Maghahanda lang kami ng sinasabi nila requirement sa biosafety para makonfirm natin yung operation nila. Dahil doon sa order po ng closure, dapat wala silang operation. Yun po yung violation po ng kanilang ECC na binigay po ng DNR. Mayor, hindi ba pwedeng kasama po yung Bureau of Fire? Visitation power ang tawag po nito. Kasama po yung BPLO, kasama po yung barangay at PNP. I-enforce nyo na po yung batas? Kasi kung ako yan, Mayor, tataya po ako dyan. Kasi kayo pong nasa tama, may papeles kayo na talagang nag-issue na kayo ng cease and desist order, nanalo na kayo sa korte dahil nagdemanda sila, nag-restraining order, kung ano pang madinimanda nila, tapos nagmamatigas sila at nakakaperwisyo, use police force. Pagsama namin ng lawyer, may sinasabing abatement ng, hindi ko ako abogado eh, no, kaya hindi ko mano. Tingnan namin yon at magpapile kami ng kaso. Yusek Dino, pwede ba Yusek sa tulong po ninyo, kausapin niyo po si Yusek Malaya kasi naniname drop nga po. And then Yusek Malaya should prove to everybody na wala siyang kinakampiyan o hindi totoo yung balibalita. Then humingi po kayo ng tulong po Yusek sa PNP na para this time around talagang mabakbak na po yung illegal structure na yan sapagkat walang building permit at wala rin business permit. Pwede ba Yusek? Yeah, sige. Immediately contactin ko si Yusek Malaya. At saka po, diba, Yusek, contactin nyo rin po yung PNP. Pupunta po kami dyan. Magpadala din kami ng mga reporter. At titingnan po namin kung ano po yung magiging aksyon nitong tatlong may-ari ng farm. Alam nyo, sa totoo lang, si Mayor, siya yung merong ano dyan dahil merong authority si Mayor over the police. Kaya pwede po niyang ipaano yan. At pag hindi umaksyon yung police yan, that's the time na ano namin yan. O kaya yun sa PD natin. Anyway, sige, tignan ko ha, kung makonta ko yung sa PD ng Laguna. Ha? Asahan ko po, Yusek. Babalikan po namin kay Yusek before Friday. Sige. Thank you. Salamat po, Yusek Dino. Opo. Thank you. Mayor. Yes, pa. Okay, kung takot daw po yung chief of police mo, meron ka naman power para i-request na palitan yung chief of police. And then you go up one level higher sa PD. Yes. Sad to say, ang police namin nga, nung isang buwan lang, tapos napalitan na uli without knowledge. So
So, panibago na naman uli kami. Ah, nga pala kanina may nakausap kong pulis. Totoo nga, sabi niya, kaupo lang daw niya. Oo nga naman, mukhang nakikita ko meron nga makapangyarihang kamay ang nasa likod nito. Sinubukan niyo mapuntahan yung PD? Hindi pa, kasi mga local lang naman kami muna. Dito muna namin ginagawa yung mga kaya nga po Mayor, sabi niyo po Mayor, yung inyong dilema na yung chief of police eh gustong tumulong, kaya lang biglang napalitan. So you go to PD and you go to RD. Ah, sige, sige po. Maganda ho yung payo ninyo at saka yung payo ng abogado. Abatement. Opo. Babalikan po namin kayo tomorrow at kinukontak na po namin ito pong si Yusek Jonathan Malaya, Plans Public Affairs and Communications ng DILG. Subukan namin tawagan to, isa na lang. Itong PD ng Laguna. Mayor, naawa po ako sa inyo. Your hands are tied, ika nga, in a way, dahil pag kayo po'y gumalaw, kayo po'y nadidemanda. At gusto niyo pong umaksyon, pero hindi kayo maka-action-action dahil yung mga dapat kaakibat mo, alalay mo sa pag-action, pati yon yung mga kamay tinatalian din. Di ba? Apo. At kaya nandun din yung takot na baka mapalitan din. Kung mapalitan ho, sanay na kami. Ang happy ko rito sa loob na isang taon, tatlo. Palit sila ng palit at hindi ko malaman kung bakit din. Ho! Tatlong beses na sir, palit ng palit. Apo. Patatlo ko itong yung bagong happy namin, isang linggo pa. At bakit po pinapalitan? Dahil sa pag-implement doon sa kagustuhan nyo na mapasara po yung poultry? Hindi ho namin alam. Ang order ho ay galing sa probinsya, provincial director, na relieve kagad. Ano ho? Teka muna, teka muna. Okay, relieve agad. Bakit daw po? Bakit, ano po nakalagay doon sa relief order nila? The reason? Wala ho kami nare-receive. Yun lang, heping nare-relieve ang nakaka-receive ng notice. Colonel Serafin Petalio, PD Laguna. Magandang hapon po, Colonel Petalio, sir. Sir, magandang hapon po, sir. Bakit po palagi nare-relieve po yung mga chief of police po sa Kalawan, Laguna? Ay, sir, nalipat po kasi. May ibang napuntahan. Kasi nga po, Colonel, si Mayor po, ginagawa niya po yung trabaho niya, mandato sa kanya, dahil siya po yung binoto ng mga taga-Kalawan Laguna, gusto niya po ipasara yung poultry farm. Itong poultry farm, sir, matigas talagang ulo sa halip na mag-comply dahil walang building permit, walang mayor's permit, walang barangay permit, dinidemanda siya. So ang next option ni Mayor is i-request sa PNP, gamitan na ng police force na para talaga ma-implement yung order. Kaso po, sir, ang nangyari, yung mga police, bago nila ma-implement yung order, nasisibak. Hindi po sir, wala pong kinalaman sa pagkasibak yan. O baka nagpe-playship lang si Mayor. Kasi si Mayor wala naman pakialam sa pulisyan eh. Hindi siya nakikialam, hindi siya tumutulong. Ah, ganun po ba? Opo, si Mayor po ang may problema, hindi po pulisyer. Nagpe-playship lang yan. Kasi kami naman po sir, kilala niyo naman po ako eh. Opo, ang pulis pag may action, action talaga. Eh, si Mayor kasi in-check yan eh, negosyante, di ba? Okay. Kaya masyadong kwan po yan. So, basta sir, tutulungan namin kayo kung ano man kailangan ng natin na pagtulungan po natin. Oh, sige, maasa po kayo sa amin. Okay, opo, Colonel sir. Opo. So, Colonel, so maasahan ko ba, Colonel, within this week, mapasara po yung tatlong poultry farm? Total, meron naman po talagang closure order? Police opo, para sir, po gamitin? Opo, sir, pag-uusapan po namin saka ng Menro, saka ng Penro. Oh, sige, darating po kami dyan, Colonel sir, bukas po, Colonel, ha? Opo, sir. Colonel, walang Petalio. Problema sa police yan, sir. Walang problema sa police. Kasi mayroon namang standing order na pag ipasara, di ipapasara po talaga yan. Ang problema lang natin, sir, kung ang local government, kasi di naman kami nakikinabang yan, di ba nagbabayad ng tax sa kanila yan eh. Tama. Baka kasi tatlo yata ang poultry yan eh, di malaki ang tax noon. Di ba, sir? Aha. Sige po, sir, tutulungan naman po kayo. Wala pong problema. Colonel Petalio, sobrang thank you, opo. Colonel. Ha? Opo. Thank you. Mayor. Opo. Mawalang gala na, mukhang napitik ka roon, Mayor. Oo nga eh. Hindi naman ako in-check. Pilipino ako. Tagalog ako. Dito ako minanak. At yung pagpapalit ng hepe, hindi ako nagko-cooperate. Pati nga yung lupa na paglatayo ng istasyon ng polis. Nakiusap ako sa isang may-ari para mabigyan ng lupa. Alam mo, Mayor, sometimes, Mayor, kailangan natin ng kamay na bakal. Once in a while. Para magawa po natin yung gusto natin gawin for the greater good. Tingnan niyo po si Pangulong Duterte. A good example, si Tatay Digong. Kung minsan, gumagamit siya ng kamay na bakal para sumunod, ang dapat sumunod, para magawa yung dapat gawin. Dahil kung lalambot-lambot po tayo, Mayor, wala na. Pagtatawanan tayo. Sorry, Mayor, ito pinagtatawanan ka lang nitong tatlo.
Mayor, magtapang-tapang naman kayo, Mayor. Dagdagan ng kunti tapang, Mayor. Pero the way I look at it, ginagawa niyo po in fairness. Kaya lang, kulang pa po. Okay, yes, yes. Asahan po namin, Mayor. So, Mayor, darating kami dyan. Kasama po si Colonel Pitalio at ma-implement na po natin, Mayor. Sige, sige po. Huwag kayo matakot, Mayor. Kasi, Mayor, kapag halimbawa dinimanda kayo at ginagawa niyo trabaho niyo, nasa likod niyo po yung taong bayan. Hindi tayo natatakot sa may poultry. Hindi nga, kasi Mayor, natatakot ka madimanda. Tita mo, Mayor, ha? Tatlo lang yan versus ilan bang constituents nyo po, Mayor. Yes, I know. The people of Calawan, Laguna will be behind you 100%. On top of that, the police and all other members of the LGU and ako po dito, Mayor, tataya ako sa iyo, full force, para suportan ka. Pero Mayor, kailangan mo, Mayor, maging matapang din. Pwede, Mayor? Pwede. Nabaril na nga tayo noong 2016. Inambus na tayo, eh. Ay, ganun. Bakit po? Ba't kayo naambus, Mayor? Yung tatlo may-ari ng farm, nag-ambus? Hindi naman yon, ano, hindi namin alam 2016 no, ako'y maambus. Makikita nyo dyan sa record, March 27, 2016. Kaya maingat na rin pala si Mayor, so hindi natin hindi natin masisisi kung ganon. Okay, sige, naunawa na kita, Mayor. Pwede naman lang sabihin nga bala ko, pero kung ang sasagot ni Colonel Pitalio na ako'y hindi nakikikooperate sa police, I beg to disagree. Opo, Mayor. Si Mayor yung tipong cool lang, chill lang si Mayor. May mga ganun lang talaga mga Mayor. Pero Mayor, kunting tapang din, Mayor, kailangan natin pag tayo po'y naninilbihan sa gobyerno para naman yung mga tao magrespeto sa atin. Although yung constituent yung Mayor, may respeto sa inyo, kaya lang yung mga iba dyan, mukhang walang respeto po sa inyo. Dayuhan ang walang respeto rito. Ang may-ari ng poultry, baka yun ang sinasabi ni Colonel Pitalio na incheck. Sige, Mayor, ganun na lang po. Mayor, babalikan namin kayo. Pupunta kami dyan. Hopefully, Mayor, okay. By Mayor, Friday, tapos na to problema. Mayor, sobrang thank you, Mayor, ha? Thank you, Ren. Thank you. At siguro naman matatawa na ito, hindi na gagamitin lahat ng ano. Maski na yung paggamit ng pangalan ni Yosek Malaya, may sulat sila rito na regarding doon. Black and white nila pinadala nung araw. Okay, sige. Tatawagan po namin si Yusek Malaya by Friday. Mayor, susolve natin to. Ma'am Ella Sobilino, yung komplainan. Friday, babalikan namin kayo. Thank you po sa inyong lahat. Dahil po sa inyo pong tiwala, lumalakas at lumalaki po ang ating programang Wanted sa Radyo. Kung wala po kayo, wala pong Wanted sa Radyo, wala pong Rafi Tulfo. At yung inyo pong pag-join sa ating samahan, RTIA, YouTube channel, malaking bagay po ito na nagiging daan upang yung mga kaso at problema na inilalapit po sa atin na bibigyan ng solusyon. Kumikilos po ang mga kinaukulan dahil nakita po nila yung puwersa natin na hindi nila basta-basta pwede ma-disregard yung puwersa na meron po tayo. We have the power, we have the strength. In numbers, we have strength. Na obliga po silang umaksyon because they know na tayo po'y solid, buong-buo po tayo na para kapag halimbawa hindi sila umaksyon, babalikan natin sila at meron silang kalalagyan sa numerong meron tayo. 19 million subscribers na po tayo. Saludo po ako sa inyong lahat. Salamat po. Mga kapatid, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure po na pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all. Para lagi po kayong nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfo in Action YouTube channel.